Guys, listen. This is very important. Kung bakit bumukas ang isip ko. Your plan B is go to abroad. But you have to remember, number one, bago ka makapunta ng abroad, kailangan pumasaka into medical. Tama ba? Yes. Number two, kailangan ba ang placement money? Yes. Yes. Number three, may kontrata ba? Yes. Sign of contract. Guys, 2 years usually, walang uwian. Tama ba? Tama? Yes. Walang uwian. Eh, yung tipong pag dalawa ang anak ng babae sa Pilipinas at ang laki nag-abroad, pag huwag nalang nag-gulat yung dalawa, magkakabang na. Two years, imala. Tama ba? Sakripiso ng mga kaibigan. Sacrifice. Ayan, sacrifice. Ngayon, since 2 years wala sa Pilipinas, excited ba mabakasyon? Yes! Siyempre naman, kahit 2 months, excited yung mabakasyon, makita ang pamilya. Tama ba? Yes. 2 months, nagbakasyon, may dalang pera? Wala! Yes naman! Pag may dalang pera, pag-uwi sa Pilipinas, syempre, kasama pamilya. Happy-happy, tama ba? Yes! Walang pumapasok, 2 months. Walang income. Maubos, maubos. Maubos! Babalik sa abroad, tama ba? Yes! Kailangan medical? Yes! Kailangan mag-placement money? Yes! Kailangan kung meron ng kontrata? Yes! Sacrifisyo ba ulit? Yes! After 2 years. Guys, after 2 years, excited ba kung bakasyon? Yes! May dalang pera? Yes. Walang pumapasok. Maubos, maubos. Yes. Babalik, babalik. Yes. Kailangan yung medical. Kailangan? Yes. Placement money, kailangan ulit? Yes. Kontrata ulit, kailangan? Yes. Things ulit na 2 taon? Yes. Excited pa bakasyon? Yes. May dalang pera? Yes. Walang pumapasok. Maubos, maubos. Maubos. Babalik? Yes. Tanong. Tanong, tanong, tanong. Ang tao, tumatanda, umabata. Yes, definitely. Ang tao, pag umabot sa ito na 65-year-old, even if you are here in the Philippines, nag-iisip-isip ka. OFW ka. Of course, kahit babaan ko, nag-ipong ka yan. Tama? At nag-iisip ka na mo yung Pilipinas for good. Yes. Tama ba? Yes. Baka sa mga pamilya. Gets? Yes. Sad to say, this age, walang choice yan, kundi maghanap na ibang pagkakataan. And usually, dito na uwi. Kahit magdito ng balon. Basta may pumasok na? Pera. Pera. Why? This age, hindi na pwede sa employment. Pwede mo ba yung 65 ko na? How long? Hindi na pwede. Tama? Yes. Overage na. At ang pinakamalungkot, this age. Guys, open your mind. The more we age, the more we need money. Alam mo ba yun? Maraming sakit-sakit na sa katawan ang ganyan edad. Hoy! May kwento. Ito kwento. Siyempre, 5 anak. 5 anak. Walang pera. 65 eh. Wala na ipon. Tawa. Mamayanak naman ako eh. Problem is this. Pagpunta sa isang anak, Mapa, sorry. Nag-aaral si Julio. Nag-rent ako ng apartment. Kulang talaga. Wala kami ulam eh. Pwede bang pumunta sa isang kapatid? Ang kwento, pagpunta sa isang kapatid, same story. Wala ding pera. Wala ipon. Maulit na sabon. Kulang pa sa akin eh. Punta sa isang kapatid. Ganun din, punta sa isang kapatid. Kaya marami makikita ngayon na 65 na ba, parang gustong umiyak na hindi maintindihan na parang biniblame. Ba't siya nag-anak ng marami? Wala mo palang kwen. Hindi na. Tama? But guys, as your age now, as your early age now, take advantage of your time now. Take advantage of your age now. Hindi tayo sigurado pagdating ng araw kung tutulungan pa tayo ng mga anak natin. Tama! Bakit? Once you age of 65, hindi mo na pwedeng ibalik. Nagis yung point ko? Yes! Hindi na pwedeng ibalik. Tama? And this is the bottom line. Pagdad kayo dahil, may katangiban, business na rin. Parang talaga ang putahan. Tama ba? Yes. Kahit mag-quick, okay na. Tama ba? Business. Then gets? Yes. And that's the goal of most of the employee. To earn enough money for business. Tama ba? Yes. Okay, now. Guys, hindi kailangan pagkabroon. Stay ka sa Pilipinas as employee. Anong solusyon? Tipirin. Tama ba? Yes. Tipirin. And my question is this. Again, ulitin ko ulit. Ang tao tumatanda o pamata? 65 years old, retirement age. And once you retire, may makukuha bang retirement money? Yes! Meron! Ang iniisip? Business!
Giving na natin. Maghahabi-habi mo na pamilya. Tama ba? Yes. Ang naiwan, ang iniisip? Ano yung iniisip? Business. Bottom line is, mag-business ka rin pagdating ng araw. Why not this night? Yes. Again, pag nag-business ka pagdating ng araw, after 5 years pa, ang sukatan, kung may chance kang lumabas sa negosyo mo sa labas, traditionally speaking. Okay? After 5 years pa yung ROI. Tama? Bukod sa malaki ang kailangan puhunan. Tama ba? Bukod sa mag-rent ka every month. Employee and everything. Guys, 65 plus 5. Ilang tao ka na? 70 ka, may chance kang o may chance kang umaman. Kapag nagsimula ka at age of? 65. Anong feeling? 65, nakabili na magandang kotse. Masaya, masaya, masaya. Masaya. Pag 70 na, masaya, di ba? Tama ba? Hindi mo nag-drive ka. Yung windshield mo, tas na grado. Plus, pag buksan ang aircon, bago yung kotse. Ang lamig! Binti ka mga rayuma sa bakit? 70! Nag-travel, mga kaibigan. Enjoy o enjoy pa rin? Enjoy! Hindi mo nag-travel. Why kung medyo bata ka nagda-travel, masaya, tama ba? Yes! Nag-burake, nagtumbis ka babae, oh, travel, patay siya ka! Ah, sexy, tama, mas maganda tingnan, tama ba? Yes! 17, nakatumbis babae, nag-burake. Di ko kayo kaya. Ikaw nagbata ka pa? Yes! Tama ba? Eh kasi nag-negosyo ka na pala pagdating ng araw, bakit hindi ngayon? Tama ba? Research online. Those people who are multi-millionaire, multi-billionaire in this world are those people who are in business, not in the employment. Don't be offended. Empleyado ako dati. Okay ba yan? Maraming nagdiduwasa, walang pera, walang puhunan. Di ang puhunan pa.